Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, magsasagot lang tayo ng isang random math problem galing from geometry. So ito na yung tanong mga lodi. So the surface area of a rectangular prism is 56 square feet. The sum of the length, the width, and the height is 15 feet. What is the length of the longest diagonal connecting the two corners of the prism or of the rectangular prism? So unang tanong, paano ba natin kinukuha ang surface area ng isang rectangular prism? So, assuming na yung length natin is x, in terms of x, y, z yung gamitin natin. Parang mas convenient kasi sa akin. Pero pwede rin namang LWH. So, let's say x yung length natin. Tapos, yung y natin, mga lodi, ito yung width natin. Okay? Tapos, yung z natin will be our height. Okay? So, paano ba kinukuha yung formula ng surface or yung surface area ng isang rectangular prism? So, diba, ina-add lang natin lahat ng area ng faces niya. Since magkakaiba yun, so, ang formula ng surface area is equal to twice ng product ng length tsaka ng width plus twice ng product ng length tsaka ng height. Ng height. So, pati ako nalito na rin, no? Plus twice ng product ng width tsaka ng height. Di ba parang ano yan eh? 2 length width plus 2 length height plus 2 width height. Di ba? Or pwede nyo naman palagbalik-balik ta rin. So, yun yung formula ng surface area natin. So, from this case, mga lodi, ang surface area natin is 56. So, kumbaga ito, mas big weighted to 56. Ito yung part na yan, mga lodi. Kasi yung S, pinalitan natin ng 56. Okay. Ang tapos may sinabi pa na yung sum down ng length plus yung width natin plus yung height natin is equal to 15. Ito yung pangalawa nating equation. Ito yung una nating equation. Ang hinahanap, what is the length of the longest diagonal connecting two corners of the prism? So, dapat alam natin paano makukuha yung diagonal ng isang prism, rectangular prism. So, using the extended Pythagorean theorem. So, bakit extended? Kasi naging parang three-dimensional lang siya mga lodi. Ang diagonal, so kumbaga ito yung diagonal natin. Kunyari, meron tayong rectangular prism. So, you will just connect one corner to the opposite corner. Yung sa pinakamalayo niya. So, parang ito, i-connect mo lang yan mga lodi. Ayan. Yan yung pinaka-longest diagonal natin. Ang formula niyan, that is our diagonal is equal to square root of x squared plus y squared plus z squared. Okay? So, ganyan yung formula niyan. I-add mo lang yung squares ng length, ng width, saka ng height. So, ang tanong, paano natin makukuha yung expression na yan out of the two given equations? So, eto mga lodi, try nyo itong i-square. So, squaring both sides. So, ang square kasi nito mga lodi, applying the square of a trinomial. Diba ang square ng trinomial mga lodi, that is a plus b plus c quantity squared, that is equal to a squared plus b squared plus c squared plus 2ab plus 2bc plus 2ac. Diba yun yung x square of a trinomial? So ito, pag in-square natin, we have x squared plus y squared plus z squared plus 2xy plus 2xz plus 2yz is equal to 225. Mga lodi, di ba ang 15 squared is 225? Okay, so yan, in sinisquare natin yan. Uy, may nakita si lodi. Basic lang tong tanong na to, lalo sa mga math wizards. Etong 2xy plus 2xz plus 2yz is equal to 56. So ito, palitan mo ng 56. So x squared plus y squared plus z squared is equal to 225 minus 56. That is 169. Eh, ang hinahanap square root niyan, therefore, the diagonal is square root of 169, therefore the diagonal is 13 feet. So, hindi mo na kailangang hanapin yung length, yung width, tsaka yung height. Ang ginawa lang ni Sir IJ, we did some algebraic manipulation, which is yung pinakagusto natin ginagawa para at least namamanipulate natin yung mga variables natin. Okay? So, sana may natutunan kayong panibago for today and I hope you all the best. Pagpalain ka ni Lord and see you in my next math tutorial video and bye for now.